Hi guys, isa itong tutorial sa pagbuo ng pyraminx. So, konting introduction muna. Una, tungkol sa method na gagamitin. Hindi ko sure kung ito talaga eksakto yung Zafra method, pero i-credit pa rin natin si Master Michelangelo dito. Tapos, pangalawa yung main parts ng pyraminx or yung mga pieces. So, para hindi kayo malito kung ano yung mga parts ng pyraminx, ibasin nyo na lang kung ilan yung kulay ng bawat part. So, unahin natin yung centers. Sa isang side, may makikita kang tatlong centers, or yun yung may tag isang kulay lang, same sa Rubik's Cube. Ang pagkakaiba lang, tatlo ang centers ng pyraminx sa isang side. And then, meron ding tatlong edges, or edges, yung may tigda-dalawang kulay. And then, tips, or corners, yung may tig-tatlo. So, sa isang side, tatlo din. So, yan. Tapos, notations, ituturo ko siya intuitively, pero for the sake ng mga gustong gumamit ng scrambles, kung halimbawa nakaharap ka dito, ito yung L or left, ito naman yung R or right, and then up or U, and then B or back. So kapag small letter, tips lang yung iikutin, so L or U or small letter U and then B. So after ng notations, yung steps. So i-scramble ko na siya, tapos ipapakita ko lang yung steps kung paano natin siya bubuuin. So kung marunong kang bumuo ng Rubik's Cube, makakatulong yun, kasi baka ibigay ko lang yung step, makuha nyo na yung idea, and then mapag-aralan nyo na siya intuitively. So, unang step, yung parang Mitsubishi logo, or para mas makita nyo ng maigi. Ganito yung tsura nya. Ay, wait. Ganyan, ganyan. So, yung Mitsubishi logo, binubuo ng tatlong centers, and then tatlong maayos na tips. So, after nyan, kailangan mong maglagay ng dalawang edges doon sa Mitsubishi logo mo. Ayan. So, meron ng dalawa. After nun, haharap ka dito. Nasa harap mo yung isang maling slot. And then, from there, ilalagyan mo na sa tamang lalagyan kung ano man yung nandito. So lagay sa tamang lalagyan, and then palitan ng iba. And then gawin mo kung may priority or wala. And then yun na. So bago ang lahat, yung priority muna. So yung merong priority kapag merong dalawang pieces or edge pieces na nakalagay sa tamang lalagyan pero baliktad sila pareho. So, para ma-solve mo yung priority sa pyraminx, i-pass mo lang yung isa dito sa kaliwa, yung isa dito sa kanan, tapos gawin mo tong simpleng algorithm na to. Or, intuitively, baba yung kaliwa, baba yung kanan, taas yung kaliwa, taas yung kanan, and then iganyan mo siya, tapos taas yung kaliwa, taas yung kanan, baba yung kaliwa, baba yung kanan. So malaki ang maitutulong sa inyo nito. Yun. So baba, baba, taas, 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 baba, baba. Okay. So step 1 na tayo. Para sa step 1, itong maipapayo ko. So dito, white lang muna ang, sa white lang muna tayo magsosolve. Okay, so, una sa lahat,
ang kailangan mong gawin eh hanapin yung tatlong centers or centerpieces na magkakakulay. So merong isa, dalawa, tatlo. Ngayon, pag nahanap mo na silang tatlo, kahit saan ka nakaharap, ito lang yung mahirap na part sa pyraminx eh. Yan, ito silang tatlo. Ang pinakaunang kailangan mong matumbok eh kung saang side sila magmi-meet silang tatlo. So, may dalawa dito, tapos may isa dito. I-check mo yung options mo. Kung saang side sila pwedeng mag-meet, kung dito ba, dito, dito, or sa ilalim. So, hindi pwedeng dito kasi itong piece na to eh never na mapupunta rito kahit anong gawin mo. Never siyang mapupunta dyan. Hindi rin dito kasi ito naman eh imposibleng mapunta dito. Lalong hindi dito kasi ito kahit anong gawin mo hindi siya mapupunta dyan. So, ang natitirang option mo eh sa ilalim. So, lahat sila dalhin mo sa ilalim. Okay? So, after nun, pwede mo nang ayusin yung tips ng mga centerpieces na yan. So, isa pa. Yan. So, hanapin yung tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Tapos, i-check mo kung saan sila pwedeng mag-meet. So, kung dito, imposible kasi ito, never na mapupunta dito. Try natin ah. Yan. So, ito, imposible siyang mapunta dito. So, tingnan natin dito. Pwede nating ilagay yung dalawa dyan. Pero ito, imposibleng mapunta dito. Diba? So, kung sa baba, pwede nating ilagay ito, tsaka to. Pero imposibleng mailagay ito sa baba. So, dito sila mag-meet. Diba? So, ilagay silang lahat dun. And then, ayusin yung tips. Okay? So, next na step, maglagay ng dalawang edge pieces sa tamang lalagyan doon sa may Mitsubishi. So, pwedeng ilagay sa ilalim yung Mitsubishi or kahit hindi na, basta yung insertion, merong dalawang paraan. So, pwedeng nakaharap yung puti or kung ano man yung kulay ng Mitsubishi sa side na to. Diba, yan, yellow. Pwedeng nakaharap yung puti. And then, ganito, subsub mo yung puti sa baba, or baba, baba, taas, taas. Ganun. So, pwede yun, nakaharap yung puti, baba. Kung ano yung may puti, baba mo, tapos baba, taas, taas. So, pwede mo rin yung gawin dito, since blue ito, ito yung mga blue, baba. Kung ano yung may puti, yan yung unang bababa. Baba, baba, taas, taas. So, pwede rin dito, pero wag na muna. Dali, i-solve lang muna natin ha. Balik tayo doon. Yun yung unang way ng pag-insert. Ay, papakita ko naman yung isa pa. So, hanapin yung tatlong centers. Alamin kung saan sila mag-meet. Isa, dalawa, tatlo. Dito sila mag-meet. Tapos, ayusin yung tips. Tapos, maglagay ng dalawang edges sa tamang lalagyan. So, yung unang insertion, kapag ka nakaharap yung puti, yellow, unang bababa yung may puti. Baba, baba, taas, taas. Tapos, ito, same lang. Unang bababa yung may puti. Kung halimbawa nandito siya, same lang din, basta siya yung unang bababa. Baba, baba, taas, taas. Okay, so ngayon, ituturo ko na yung isa pang insertion. So ito, halimbawa nandito siya, parang pag i-insert lang doon sa Rubik's Cube. Okay? So, ganito. Same lang siya sa pag-insert ng corner sa Rubik's Cube.
So kung feel mo tong style na to ng pag-insert, okay lang din. So yung puti, nandito. So ganito. Kung ano yung ito, kung ano yung halimbawa nandito yung piece, no? Halimbawa nasa kaliwa siya, yung kanan ang itataas mo, and then i-insert mo siyang ganyan. So kapag nandito naman siya, kung nasa kanan siya, kaliwa yung itataas mo, and then insert mo siya. So yun. Yun yung paraan ng pag-insert. So doon na tayo sa dumako na tayo sa ano, sa step 3. Wait lang. Tuturo ko sa inyo kung paano. Yung step 3 or yung parang last na step. So hanapin yung tatlo sa dalawa, tatlo. So dito sila mag-meet sa baba. Maglagay ng dalawang tamang edge. So yan, nakaharap siya. So bababa, taas, taas. And then ito din, ganun din, bababa, taas, taas. Tapos after mong maglagay ng dalawang tamang edges sa lalagyan, humarap ka dito kung saan nasa tapat mo yung islot na may maling edge. So ngayon, titingin ka sa ilalim. So kung yellow yan, ganito. Kung yellow yan, yung centerpiece na yellow, ilagay mo sa harapan mo. Ayan. Tapos kung blue ito, i-check mo kung nasaan yung blue na centerpiece nandito. And then, ilagay mo siya doon. So, ilagay sa tamang lalagyan. Yun yung una. Ilagay sa tamang lalagyan, palitan ng iba. Okay? So, yun. Pagkapalit ng iba, wait, parity ito. Kasi, lahat nasa tamang lalagyan na, pero itong dalawa baliktad. So, yung parity case na sinabi ko kanina, kung saan yung isa nasa kaliwa, nasa kanan, tapos gawin mo lang yung algorithm, baba, baba, taas, 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 baba, baba, and then ayusin mo yung tip, and then lagyan mo na siya. So isa pa. Okay. So hanapin yung tatlong center pieces na magkakakulay. Isa, dalawa, tatlo. I-check kung saan sila pwedeng mag-meet sa ilalim. Ayan. Ayusin yung tips. And then, maglagay ng dalawang edges sa tamang lalagyan. Isa to. Taas, insert, baba. Tapos, isa rin to. Taas, insert, baba. Tapos, harapin yung slot na mali. Tingnan yung ilalim, yellow. Ilagay yung yellow sa na centerpiece sa harap. Tapos i-check to blue. Dito yung blue na centerpiece. So ilagay sa tama. Palitan ng mali or palitan ng iba. And then parity. Yan. So ganun lang. Maganda itong way na to ng pagbuo ng pyraminx. Pwede kang mag sub 10 or kahit sub 5 dito. Depende sa execution tsaka sa progression. So, after ng solve na to, progression tayo. So, Mitsubishi. Ah, sorry. And then, maglagay ng dalawang edges sa tamang lalagyan. Ayan. And then, harapin to. Tingnan ito kung anong kulay. Yellow. Ilagay yung yellow na centerpiece sa harapan. Tingnan itong kasamang kulay ng edge. Blue. Ito yung blue. Ilagay siya sa tamang lalagyan. Palitan ng iba. Blue ang napunta sa ilalim. So, ilagay yung blue sa harapan. Ilagay sa tamang lalagyan. Palitan ng iba. So, parity na to. Diba? So, gawin yung algorithm ng parity. Ayusin na to. Ayusin na to. So, progression. Sa progression naman, ganito. Ang ginagawa ko,
at hangga't maaari, una sa lahat progression, kung kaya mong mag-color neutral sa Pyraminx makakatulong. So dito merong edge center na magkadikit. So yan na yung ita-target mo. Kaya blue or yellow, blue na lang. Dito sila magmi-meet. Yan. So i-preserve mo lang yung edge para parang magmimistulan siyang extended cross. So pagkagawa ng Mitsubishi, parang may libre ka ng isa or dalawang edge kung posible. So next, ito, insert, harapin yung maling slot, and then tingnan mo to, red, so red na centerpiece dito, white, so white nandito, ilagay siya sa tamang lalagyan, palitan ng iba, and then parity. Tapos ayusin na to, ayusin na to. So isang tip, ito. So halimbawang tapos mo na yung unang step, which is Mitsubishi, tapos mo na yung pangalawang step, which is yung dalawang edges, minsan kapag tatatlo na lang sila, merong case na para bang imbis na ganito, imbis na yun bang ilagay sa tama, palitan ng iba, tapos magkaka-party, i-analyze nyo yung mga cases or mag-explore lang para sa shortcuts. Bale, kagaya nitong case na to, mai-apply dito yung unang insertion, which is baba-baba, taas-taas. So imbis na maging party, mag-isyang parang mawawala yung party, depende. So explore-explore lang. Kung gusto niya talagang bumili sa Pyraminx, may mga shortcuts din. Pwede rin iwasan yung party. Posibleng-posible. So, yun na muna para sa tutorial na to. Sana nakatulong. Wala na kasing... Ubus na kasi yata memory ko. Pero, pwede pa siguro isang solve. So, dito... wala na yata. Ayun. Meron ditong insert, and then sa blue gagawin yan. So dalawa, harapin to, yellow daw, yellow, white to, white, tapos ilagay sa tamang lalagyan, palitan ng iba, solve na yung cube. So sana nakatulong. Good luck sa mga bagong mahihilig sa Pyraminx, and bye bye.